pagbalik ko nung bar, kung may isang tao sa MR. Ayun, mas maganda. At yung 12 nandito. Nangyari kasi yung 2016 at 19. Ito ba yung motor? Tapos pinawad ko, parang may nabulit dito. Banda. So, hindi sa likod, sa harapan? Dito naman na po. After nun, sir, hindi ko pinano, okay lang. Tapos okay naman siya. Then, after 3 years, nagkakaroon na lang back pain. Nung buhat naman ako sa mga pasyente din, ayan na, may medyo may mga sa likod ko. Buhat? Sa likod ng ano? Sa likod yung... Pag nagtihaya ako, pag pinindot ko to, masakit. Kaya nasa gilid ko, wala akong naramdaman. Kailangan ko pa dukutin para makita ko yung sakit. Para malaman. Kakaiba yung sa'yo ah, sa harap nag-react. Pero ito kasi dito sa L4, L5 mo, talagang kita mo na yung difference. So ayan. Ayan. Tignan mo yung ibang disc, magkakamukha. Ito, sobrang laki niya. Kumbaga, nag-explode na yan. So nagpa-MRI ako lang sa hips ko at sa likod. Ayan o, L4, L5 oh. Desiccated. Okay, L3, L4, posterior disc bulge and neural, mild left neural canal narrowing. L4, L5, diffuse. Like what I've said, L4, L5 talaga. Diffuse talaga siya. O ano bang pagkakaintin natin sa diffuse? Diba? Madaling intindihin, diffuse. L5, S1, diffuse na rin. Mild lumbar leposcoliosis. Okay, disc desiccation. L4, L5. Multi-level disc herniation, pare. Ito, masarap. Yung disc herniation. Ano ba ibig sabihin ng disc herniation? Ayan, o. Multi-level disc herniation with varying degrees of canal. Narrowing L3, L4. Kumbaga, dito kasi sa ano, dito kasi sa findings. Ayan, lalabas yan. Pero sa pinaka-impression niya, yun ang talaga yung pinaka-summary, herniation na. Yung diffuse niya, may herniation. Siyempre, sa hospital talaga nagtatrabaho. Yun, no. Kumbaga, mas alam mo yung ano, herniation or herniated. Ang laki ng punit sa ano, idol eh, sa L4, L5 mo. Kumbaga, sumingaw yung pinaka-nucleus pulposus mo. Kaya, kumbaga, hindi siya ordinaryong kirot basta-basta yung parang back pain lang. Pag pumirot siya talagang parang... Ang basis ko naramdaman na hindi ako makakilos. Yun, parang talaga. Parang nanigas ako eh. Yes, sir. Kasi nga, wala, sumabog yung sustansya ng annulus disc mo. Ito yun, no? Kumbaga, ito yung L5, S1. Sabog na sabog siya. Nakalagay nga, multi-level. Ibig sabihin ng multi-level, more than 2. Okay? Herniation or herniated is the same. Kung makikita mo dito sa MRI, ano, film mo, talagang nagbago yung ano, talagang warap talaga siya. Ayan, ang laki, di ba? Ikaw, nagigets mo naman, tignan mo, magkakamukha to, magkakahit. Pero ito, talagang ano yan, pumutok yan. Ngayon, maayos naman natin yan. Pero syempre, yung routine natin, babaguhin muna natin under ano tayo, kumbaga under therapy tayo sa pagbubuhat, baka pasyente rin ang binubuhat mo. Yun sa pasyente ako dahil. Ganun ba na rin ako? Hindi na ako. Okay, kasi pag kasi yung position na yan, yung position na ganyan, naku po. Promise, hindi ka magiging healthy sa ganyan position. Kailangan. Balance, kasama yung mga matatandaan eh. Pag matatanda pa naman, siyempre, ano yan, parang lupay-pay. Lupay-pay eh. Oo, talaga yung bigat niyan, talagang solid ang bigat, kumbaga, wala silang tulong sa'yo. Sa akin lahat eh. Hindi ka tulad nung may, kumbaga, sige, buhatin mo ko, kahit pa paano. May ano sila. Oo, pero pagka talaga yung bedridden na matatanda, yeah. Punta, parang tulog yan, pag binuhat mong tulog, sobrang bigat. Yun nga, magiging kami yan, sir. Dahil sa, ano mo eh, sa kumbaga sa routine ng work mo, kita mo naman puro herniation. Siyempre alam mo yan, mas kumbaga may knowledge ka sa mga ganyan. Pero
diffuse. Kung magandang ito ko dyan, sir. Hindi, kaya ko naman yan. Kaya naman natin yan. Pero ang gagawin natin dyan, pag mayroon pa, irti-therapy lang natin yan eh. Siyempre, sa unang pagkakataon, maganda na yung pakaramdam mo. Pero siyempre, alam mo, pag sumalang ka sa ano, yung interval niyan, ang dami. Kumbaga, bibigyan kita ng 16 session. Pero dito, hindi. Kumbaga, sa unang session pa lang, mararamdaman mo na may changes na. May kirot-kirot yan sa loob. Alam mo kung bakit? Kasi nga, punit eh. May sugat yung dis mo. Yun yung ano. Pero yung makaka, uy, dati hindi ko tumagawa. Magagawa mo rin, pero may sakit-sakit. Bakit? Yung sugat nga eh. May sugat. Multi-level. More than 2 yung sugat. L3, L4, L4, L5, L5S1, multi-level disc herniation. Halos lahat nung nabanggit na herniation. Okay? Uso ka rito. Dati kasi, ito lang naramdaman ko, tapos parang bumaba hanggang sa singit. Kaya nga, sabi ko nga sa'yo, ako ang dami ko na may encounter niyan, pagbuhat mo, may ibang na-compensate. Ngayon ko lang na ano, kasi common na common dito pag nagbuhat. Ah, parang may gumuhit dito. Parang may kumuryente. Sa'yo naman, sa harap. Akin, sa harap, na parang ganun nga punit. Punit. Nung pagka balik ko sa motor, kailangan hindi ako makatayo ang diretso, nakayo ko, naglalakad ako. Kailangan yan, meron ano tayo dyan. Sa MRI, hindi. Nag-base, nag-focus sila kung sa ano. Kailangan yan, masikis ka niya ano mo. Ay maano. Yung sa ngayon dyan, sa dito sa ngayon. Ang tawag doon, isa pa. Yung... kasi ngayon ko lang yan na-encounter yun sa'yo sa pagbubuhat mo. Sa harap yung ano. Baka yung prostate mo yan eh. Sana hindi. Pero minsan maramdaman ko nga din. Ang lalay yung akin sa'yo. Less. Masakit. Eh. O baka nga sa prostate mo yun, nabigla. Baka doon yun ay doon. Kasi dito, halos kabisado ko na kayo lahat. Lahat na lumalapit sa akin, almost the same. Kaya nga nagtaka ako sa'yo, may iba ka pang naramdaman. Tapos sumasakit na yung ano mo. Sa may joint. Alam mo yung ano natin. Alam mo yung parang kang maluslos. Oo, yan. Parang may nahatak sa ano mo. Sa pagkatao mo. Ha, iba yun. Kumbaga, ang gagawin mo naman dyan, magsusupporter ka muna. Ha, kasi yung naramdaman ako pag pinipisal ko ito. Yan, pangkaraniwan niya dyan. Alam ko yan eh. Itong joint ito. Pero dun sa ano, hindi ako, kumbaga, hindi kasi yan basta-basta minamassage. Yung ano natin, ex natin, mamasasin ko, hindi. Hindi yan ginaganon, kahit ikaw hindi. Masasaktan ka lang. Ang kakailanganin mo dyan, supporter ka muna. Pag sumakit siya, ito, masakit siya, ang ginagawa ko, tinataas ko yung paa ko. Tama yun, para bumabangat ulit. Kasi ang lus-lus, ang lus-lus kasi sa intestine. Kumbaga intestine niya. Pero nagpa-ultra sa ano, wala nakita nyo rin niya din. Eh baka ano pa lang, naingat pa lang, hindi pa siya totaling na. Dalawang beses na ako eh. Eh, tanggalin mo muna to. Eh, yun yung pakaramdam mo. Eh, sabi ko nga sa'yo, hindi pang karaniwan yan sa na-encounter ko. Libu-libu na yung na-encounter ko. Iba yung pakaramdam mo. Hindi yung basta sa lower back. Relax na. Tsaka sa'yo mismo nang galing, nagre-react sa eggs mo. Diba? Iba yun. Hindi yan, hindi kaya ng ordinaryong hilot yan. Ang gagawin mo dyan, lalagyan mo muna na supporter. Mag-supporter ka muna o kaya yung brief mo. Kailangan medyo maigpit muna na. Tapos kung gumiginhawa ka sa pagmamassage ng ginagawa, di ba, hindi naman massage ginagawa mo, parang inaangat mo eh. Inaangat ko eh. Tapos yung tandaan kong ginaganon. Yan. O kung gumiginhawa ka, patuloy mo lang, tapos lalagyan mo na, no? Tapos galaw-galaw mo itong pangat, tagilid ka. Sa lower back, kaya natin yan, tiga ka pa rin. Tiga. Bata-bata ka pa naman eh. Magihinom pa yan. Pero right illness. Oh, alos makita doon tayo eh. Mabilis pang gagaling yan. Pero kung ikaw ay 60 na, or more than, eh medyo mas matagal ang healing process. Kabilang side. Kumbaga, nakaya mo namang tignan eh. Ay, kumbaga, may estimate mo na agad eh. Ang laki ng pinagbago eh. Tignan mo yung ibang may mga MRI na ganun. Hindi kagaya nung sa'yo. Kumalat yun, idol, nung kinukunan. Ah, sarap.
mamaya igaganon ko lang yun mo, haplusin ko lang, para haplus baby lang, para kahit papano ginawa ka, daba ka. Tapos idol, wag na wag ka muna magbubuhat ng mabigat, baka malustos ka. Yun lang payo ko sa'yo. Hindi na natin ako pagbubuhat. Multi-level discernation, alagaan mo muna yung sarili mo. Kumbaga, pwede kang magbuhat yung mga, siguro yung mga plato lang ng kinain natin, yung mga, pero yung mas matataas. Ano yung muna natin, naalalayan kasi meron kang harap likod eh. Yung more than 7 kilo, wag muna, ha? Okay. Pababa ka muna. Bigyan muna kita ng, ano, para makarecover ka kasi baka mamaya, naayos to. Dito ka naman inda ng inda sa bayag mo. Di ba? Habang nagkukwera kasi dyan, sumasakit yan eh. Tama? Oo. O, di alalay muna. Kung sino yung muna mga ano, kasama mo sa bahay, sabihan mo lang muna hindi ka pwede magkwersa. Mag-ano ka muna yung supporter. Ayan, medyo masakit yan. Ayan. Oo, nandito. Yung ayan. Sarap. Oroy. Kaya natin yan, marami nang lumapit sa akin ng ganyan. Sobrang dami na, halos araw-araw ganyan na encounter ko. Yun nga lang inaalala ko, yun dun sa harap. Kasi hindi yan pangkaraniwan. Ngayon lang ako na-encounter niyan na nag-ininday ang ganyan. Hindi na, so actually, hindi ko talaga yan totaling kabisado kung yung pangharap ha. Kung paano ititreat sa method ko. Kaya ang gagawin ko dyan, naalalayan ko ng ganun-ganun. Tapos siya na rin, siyempre private niya yung naaapektuhan eh. Pero yan sa lower back na yan, wala, kabisado ko yan. Kaya kaya kong i-explain sa'yo yan. Ang problema lang kasi nagsabay. Kaya talagang babawasan mo muna yung weights na, no? Kumbaga magaan lang muna yung kakanain mong bubuhatin. Ha? Kahit medyo maganda pangangatawan mo, hindi kung talagang may iniinta ka harap likod, eh anong gagawin natin? Mapalalay natin. Hindi na makatagal ng tayo eh. Ayan, magbabago na yan. Kaya nga na sinabi ko sa'yo, mas bearable na yan. Pero yung kirot-kirot sa loob ng konti, kasi may sugat eh, i-type nyo lang, what is this herniation? Pinakita ko na yung anatomy nun. Or herniated. Ayan, masakit yan. Ayan sa bat. Normal lang yan, sa puwet. Talagang pinapatangahan namin yan. Nandito, mamaya, pagtayo mo, explain ko sa'yo. Tingnan mo dito, idol. Video mo to. Inisip ko dati, ano yun. Bakit sa puwet ang sumasakit? Ayan, tatamaan ni Kula. Yan, tatamaan talaga yan. Lalaki, babae, tatamaan kayo sa puwet. Kung hindi nyo gustong mahilot yung puwet nyo, huwag kayong pumunta dito. Pero yan sa amin, yan is normal na nung procedure dito. Kaya kong i-explain yan sa inyo kung bakit pinapatamayan yan. Pero never namin yan iti-take advantage. Malalaman nyo naman kung saan yung tinatamaan. Hindi kayo mahahawakan sa pinakano yun talaga. Kahit babae o lalaki. Diyaya ka, idol. Lagi ko nga itong minamasas. Pinapatama namin yan. Ito, tapos ito kasi medyo makapal ang muscle natin sa puwet. Lagi sa dyan. Lagi sa dyan. Yan. Pero sagot dyan sa mga herniation, ito. Traction. Inhale. Exhale. Oh, thank you. Okay, huwag kang tatayo. Diyan pa lang muna. Kaya mo lang tanggalin yung ano mo. Kaya mo lang. In a few seconds lang. Tapos, dito idol, alam mo yung ginawa ng classmate ko dyan. Nakakwento niya sa akin yan dati para may umaano sa ano niya. Tapos, pag arang medyo naman magana mumula-mula, inano niya sa ilog. Yung agos ng ilog. Malamig yung ilog eh. Inano niya lang, wala sa pinaagos niya, nagtanggal siya ng puwet, pinagano niya lang. Kung meron kayong, saan ka ba nakatira? Bet lang sa karugan, sa busiro. Ah, eh, kailangan. Sa ilog lang, subukan mo lang palamigan. Sa profesyon na. Nakabalik, nakapasa, ngayon, ano na? Chief engineer na. Okay? Subukan mo lang, tapos nga, supporter ka muna. Supporter ka muna. Merong nahatak dyan eh, merong may kakaiba nga, ikaw na mismo nagsabi, na parang may... Napulit eh. Nahila eh. Okay. Magkaganong to kan... Nung humili siya ng konti, hindi pa nakitayo mismo, tinuloy ko pa din ang pagtayo ng motor. Medyo humatak na, hanggang natayo ko siya.
Yung nga lang, hindi na ang problema, may naramdaman ka na sa ano? Wala na dito. Yung dito. Okay, yan. Siyempre, hindi ko hahatakin yung mga paa mo. Bakit? Kasi baka mamaya sa... So dito sa prostate o sa ano, hindi yan basta-basta hinahatak. Doon lang tayo sa ibabaw. Ngayon, wala kang naramdaman yan. Plaster, okay ka? Okay naman ako. Okay. Mm-hmm. Pag ganito ko, wala nakatuod. Ito yung ito masakit. Dito, sa muscle dito? Mm-hmm. Okay. Pero sa lower back, okay? Good? Mm-hmm. Okay, dito. Pwede pa yung aklusin natin ito. Pwede itong hawakan dito. Pero doon sa ano mo, kailangan lang idol, supporter, tapos subukan mo lang yan, palamigan mo lang siya. Susuot siya, di ba, pag ano? Hindi naman sa ano, pag tayo mga lalaki, pag nilalamig ang ex natin. Galitin. Yes. Totoo yan. Siguro, yun na yung pag-i-estimate ng matatanda noon. Nalaman nila na gano'n, para pumasok. Kasi pagka medyo naiinita yan, nakalawlaw yan, yun ang totoo. Pag nalalamigan yan, tapos supportiran mo na ng ano. Okay? Kumbaga, yung ano ba, isipin mo lang, pagka ano, di ba, minsan dinudukot natin siya paat eh. Kaya na ako. O di, which is pag nalamigan yan, kusa na iaangat. So, mas magiging komportable tayo. Tapos, sabayan natin ang mahigpit na brief. Okay? Malaking bagay yun. Hindi ka mamamatay doon kasi wala namang wala namang hihiwai, walang hahatapin. Mas magiging safe. Okay? Upo ka. Yan, pag nakaupo ka ng ganyan, tignan mo yung lower back mo. Sa tingin mo, mas gumanda? Okay na ako. Okay na. O, tayo. Takat? Ano pakaramdam mo? Mas gumanda. Unang sabi ko kasi, unang session pa lang, magkakaroon ka ng changes. Tapos, idol, kung meron pa, kaya nga ng sanabi ko, minsan kasi hindi kaya ng isang session. Pero ang laking bagay ng isang session. Doon pala maramdaman ko talaga yung changes. Pag nagbibend ako, yung parang hamstring ko dito, ang tight. Tapos na correct! Yun yung sinasaya. Tika, yun yung pinabidyo ko na nga kanina eh. Dito yun, no? Yung yun. 9. Ucha, bitin ka pala. Bitin, dalawa. Bitin ako, wala nang nakikita kagaya ko rin sa abroad. Yun ang problema natin. Kaya nga eh. Dapat. Sa bagay, hindi naman mo naman alam kaagad namin. Basta pagising mo na sa umaga. 1, 2.